Bebang, dito ba tayo matutulog sa baybayan? Oo, di ba sabi nyo kanina, dito tayo matutulog? Kaya nga nagdala ako ng flashlight, oh. Nagbago isip ko, ayaw ko matulog dito. Umuwi na lang tayo. Ano ka ba, Ate Princess? Matatakotin ka naman? Ako nga, matapang eh. Hindi takot sa multo. Wow. Hindi naman ako takot sa multo eh. Baka kasi may ahas dito. Au! Ano yun? Takot ka nga, oh. Ikaw talaga, Bebang. Niloloko mo pa ako. Matutulog na nga lang tayo para hindi ka na matakot, Princess. Iska, si Bebang, tsaka si Princess, pati si Emily, nandun pa rin sa bahay-bahayan nila. Gabing-gabi na, ha? Hindi pa rin sila umuwi. Naglalaro pa rin sila. Tara, punta natin. Takutin natin silang tatlo. Oh, no. Sige, Boyong, magpanggap tayong mga multo. Meanwhile, Ate Bebang, kwentuhan mo muna ako para mabilis akong makatulog. Yahoo! O sige, anong gusto mong kwento, Emily? Gusto ko yung kwento ng kapre sa malaking puno. Huwag yun, Emily. Nakatakot naman eh, kapre. Gusto ko yun, Ate Princess eh. Pagbigyan mo na, Princess. Kwento lang naman eh. Sige na nga. O sige, sisimulan ko na ang kwento ni Magda at ang kapre sa puno ng mangga. Wow! Yay! Magkukwento na sa Ate Bebang! Isang gabi, habang naglalakad si Magda sa gilid ng kalsada, may narinig siya ng huni ng kabayo sa may puno ng mangga. Ano kaya pa ito sa puno? Sabi ni Magda. Hindi alam ni Magda, meron palang nakatira sa puno ng mangga. Magda, Magda, halika rito, sabi ng kapre. Sino ka? Bakit ka nakatira sa taas ng puno? Tanong ni Magda. Lumapit ka sa akin, may ibibigay ako sa'yo ng bungang mangga. Sobrang laki pa. Sabi ng kapre. Mangga, hinog na mangga, gusto ko yan. Tuwang-tuwang sabi ni Magda. Magda, huwag kang lumapit! Kapre yan! Oh, naglakad si Magda, papunta sa punong ng mangga. Dahan-dahan siya. Nasaan po kayo? Nasaan po kayo? Bakit hindi ko kayo makita? Nasa taas ako ng puno. Ha-ha-ha-ha-ha! Sabi ng kapre. Nang tinignan ni Magda sa taas ng puno, may nakita siyang malaking tao. Sobrang laki! Nakakatakot yung itsura niya. Kunin kita, Magda. Ginulat siya ng kapre. Napasigaw si Magda. Ha! Tulong! Tulungan niyo ako! May kapre dito! Oh, no. Pero mabilis ang kinuha ng kapre. Inakyat siya sa puno ng mangga. Kaya ayun, kinuha na si Magda. Naku, kawawa naman si Magda. Kinuha siya ng kapre. Kasi naman eh, hindi nag-iingat si Magda. Gabi na, gumagala pa. Kaya kayo, Princess, Emily, kapag madilim na ha, huwag kayong lalabas ng bahay para hindi kayo kunin ng kapre. Aba, Ate Bebang. Ano yun? Para may huni ng kapre. Sa likod natin, may tumutunog. Wala naman eh. Ikaw naman, Iska. Takuti mo sila. Ate Bebang, may dumaan doon oh, parang white lady. Huwag kayong matakot, guni-gunin nyo lang yun. Umalis na kayo dito, bahay ko to. May maligno! Umalis na kayo dito. Halika rito, Princess, Emily, magtago tayo sa may kumot. Kumutan nyo din ako. Bebang, gusto ko nang umuwi. Nakatakot dito. Huwag kayong maingay para hindi tayo marinig ng kapre. Kukunin kita, Emily. Oh, no. Ate Bebang, umuwi na tayo. Ayaw ko makuha ng kapre. Tara, Princess, tumakbo na tayo. Takbo, bilisan nyo. Nanay!
Sige, takbo kayo. Umalis na sila. Ang galing natin, Boyong. Sobrang takot ni Bebang, pati ni Princess, tsaka si Emily. Sa susunod ulit, Iska, takotin natin si Bebang, pati si Princess. Hello guys, magandang araw. Ako si Princess. Matutulog sana kami dito ni Emily pati ni Bebang dito sa ginawa naming bahay-bahayan. Kaso, biglang may nagpakita na kapre pati white lady. Nakakatakot. Ano kayong nakita namin? Totoo kaya sila? O nagpapanggap lang? Mag-comment lang kayo kung gusto niyo ng part 4. Bye-bye!